Justice is served. Mangiyak-ngiyak na sinabi ng mga pamilya ni Queen Lian Daginsin matapos mahuli ng mga pulis ang pumaslang dito. Narito ang buong detalye ng naging engkwentro. Tara at ating alamin. Sa wakas ay nahuli na rin ang suspect na si Angelito Erlano Lacerna na siyang nagnakaw at pumaslang sa isang graduating student ng De La Salle University Dasmariñas na si Queen Lian Daginsin. Sa ulat, Dakong 1040 kaninang umaga, April 1, 2023, nagsagawa ng follow-up operation at investigation ang Provincial Intelligence Unit, Dasmariñas CPS, at RIDRIT sa Barangay Victoria Reyes, Dasmariñas, Cavite. Ayon kasi sa nakalap na impormasyon mula sa isang confidential informant, nagtatago raw sa bahay ng isang kaibigan ng suspect. Maswerteng naabutan naman at nakumpirma na naroon nga si Angelito. Sa pagkakaaresto na gawang salakayin ng suspect ang rumisponding opisyal gamit ang isang improvised pointed weapon, isang screwdriver. Gayunpaman, nagawang pigilan ng apprehending officer ang pag-atake na nagresulta sa matagumpay na pagdakip sa suspect. Dakong 11:50 AM naman nang dalhin ang suspect sa Dasmariñas CPS. Narecover sa suspect ang isang piraso ng screwdriver na siyang tinangkang gamitin nito upang manlaban. Sinampahan naman ang kasong robbery with homicide at direct assault upon an agent of person in authority ang nasabing suspect. Pinupuri naman ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. ang pagsisikap ng PRO 4A at Cavite PPO dahil sa naging walang tigil na operasyong isinagawa na humantong sa pagkakaaresto ni Angelito. Sinabi pa nito na kinukundina namin ang karumaldumal na krimen na ito at sisiguraduhin namin na ang maysala ay makukulong at mapaparusahan sa krimen na kanyang ginawa. Nagpapasalamat din kami sa publiko para sa pakikipagtulungan na ginawa nila sa mga otoridad at para sa impormasyon na ibinigay para madakip ang sospek. Natagpo ang walang buhay si Queen Lian Daginsin sa loob ng kanyang kwarto sa isang dormitoryo sa Barangay Santa Fe, Dasmariñas, Cavite, alas 5 ng hapon noong Martes, March 28. Batay sa imbestigasyon ng mga pulisya, nagtamo si Daginsin ng 14 na saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Kwento ng caretaker ay nagpunta sa dormitoryo ang ilan sa mga kaklase ni Daginsin upang suriin siya dahil hindi siya pumasok sa kanyang mga klase. Nang tumingin sila sa bintana ng kwarto nito ay nakita nila si Daginsin na may dugo sa kanyang binti. Sa kuha ng CCTV, lumabas ang isang lalaki sa silid ng estudyante. Nakasuot siya ng blue shirt, black cap at face mask. Bagamat nahuli na ang suspect, makakabawas ito sa sakit at hinagpis na nararamdaman ng pamilya at kaibigan ni Queen. Ngunit hindi na nito maibabalik ang buhay na kinitil dito.